Nasa harap tayo ngayon ng century old Pimpis, Bantige. Makita nyo, 100 years na ito na sa wild at matagal na rin sa akin na alaga ko ito. Makita nyo, una ko ipakita ang kanyang shari. Kita nyo, kita nyo ang kanyang shari. May butas na hanggang sa taas. Kita nyo. Kita nyo ang kanyang shari, halos yung bark na lang ang naiwan. Kita nyo, patay buhay, okay? Umiikot yung kanyang bark at umiikot din yung shari niya. Patay buhay kung tawag ko, okay? Yan. So, makita nyo kung gaano na tumigas ang kanyang shari dahil sa forces ng nature yan. Ampas ng alon, binabagyo siya sa init ng araw, kaya nagkakaroon siya ng whitish na shari. Ganyan siya. Kaya nung unang kumpal na ito, buo pa to. Sulit pa yan. Sulit pa tong katawan nito. Okay? Dahil sa tumatanda na siya, yung kahoy kasi pag tumatanda, nagkakabutas yan sa gitna. Hanggang lumalaki yan. Hanggang maging ganito siya. Kaya, dati sulit to. Hanggang naging ganito na siya. So, ito yung matagal na itong pimpis na ito. Makita nyo pa ang isa pa niyang palatandaan. Makita nyo ang kanyang bark. Halos crocodile bark. Kanya, yan o. Tataba na yung mga kanyang mga bark. Okay, nagtutuklap na. Dahil sa matanda na siya. Kung may bagong pimpis, ang bark pala niya ay manipis. All white yan, wala pang ganito. Yan, yung nag-crack na yan. Okay. Kita nyo. Ayan, hanggang sa taas. Okay. Kaya ito yung, ang pimpis na ito matanda na dahil sa kanyang bark. Okay, kita nyo. Ayan, dahan-dahan. Kita nyo sa harap. Kanyang bark. Kita nyo. Ayan. Okay. Okay. Kahit yung kanyang mga branches. Tignan nyo yung una niyang first branch sa kanan. Tanda na rin. Okay. Hanggang sa baba. Ayan. Pumuputok. Ganyan, makikita natin pag matanda na ang pimpis na ito. Dahil sa kanyang shari at ang kanyang bark. Okay. Isa pa. Makita nyo ang kanyang lifeline. Yung lifeline na yung bumubuhay from base sa roots niya hanggang pataas. Dalawang area ito. Isa, ito yung kanyang lifeline. Yung nagsusupply hanggang sa taas. Okay, may isa pa rito. Yan. Lifeline niya rin yan. Hanggang sa taas din yan. Kaya, kung may ganito kayong material, una nyo tignan yung kanyang lifeline. Dapat konektado sa root base hanggang sa taas. Konektado siya. Kung nagkaroon ng sugat yan o cut dito, mahirapan na siyang mabuhay dahil yung kanyang lifeline ay naputulan natin. Okay? Ang isa pang palatandaan sa lifeline, kung minsan pinipil ko yan, kung matambok o makapal ang kanyang bark dito, malakas yan. Mapipil mo naman pag sanay ka na sa pimpis. Iganyan mo lang pataas. Tignan mo, mapipil mo na yung kanyang bark ay mataba. Kaya kahit mang 1 inch lang yan, umalit lang yung bark na yan, kayang buhayin yung buong branches niya sa taas. Ganon din sa kabila. Pakiramdaman nyo lang yan hanggang sa taas, mapipil nyo yung kanyang taba, ang kanyang lifeline. Kaya pag ganon ang kanyang lifeline, sigurado malakas ang bantigin nyo. Isa pa. Makita nyo rito, nagkaroon ng ugat. Okay, ito. Yan ang kagandahan ng bantigin. Nagkakaroon siya ng sarili niyang ugat sa kanyang shari. Doon dumadaan yung ugat niya pataas, galing sa taas hanggang baba yan, bumababa yan. Isa pa, may isa pa rito. Ayun. So may ugat siya rito, yun, bumababa yan. Kung nakatungtong na siya sa ground, sa lupa, biglang lalakas yan. Mapapansin mo yung bantigi mo pag may ganito kang material tapos biglang lumakas, yung mismong ugat niya ay nasa baba na. Nakakuha na siya sa lupa. Nakakakuha na siya ng nutrients. Kaya pag may ganito akong material o yamadori, dapat palaging binabasa ang katawan, ang kanyang shari, para yung maugat na nandito pa lang, na hindi pa nakarating sa baba, nababasa siya, natutubigan siya. Kaya importante na pag ikaw may ganitong material, basahin mo o diligan mong buong katawan. Yan. Kaya putulin mo man ang bantigi rito, putulin mo man dyan, itanim mo mabubuhay. Dahil sa kanyang ugali na ganyan. Kaya niyang buhay ng kanyang sarili. Dahil sa ganito. Okay? So, ganito kaganda ang pimpis. Okay, ayan. Kita niya. Okay? Ayan.
Ang taas nito ay 105 cm at ang kanyang base dito from Magdon ay 45 cm. Okay? Kaya ganito siya, tinama ko lang yung proportion ng kanyang base to size. Marami pa kaming inalis dito sa taas. Dati, diretso yan sa taas. Marami akong kinadyan dito. Nagbawas din kami. Kasi masyado na siyang heavy sa taas. Okay? So, ito gagawin natin. Ba't ganito namin ginawa to na style? Hindi masyadong maraming foliage, hindi masyadong maraming sanga. Kasi, patay buhay ito. Dapat ipakita natin yung kanyang shari na umiikot, ang kanyang bark na maganda, crocodile bark. Kaya, counting branches lang kami. Okay? Ayun, makita nyo dito sa kabila. Kita nyo yung first branch niyan, taba. Okay? Napataba din namin yan. Dati hindi ganyang masyadong kataba yan. Napataba rin namin. Mapansin nyo pa rin, hanggang dito, dati may buhay yan. Okay? Pinatay namin yan. Pero hindi namin totally kinatyan. Ginawa namin ding shari kasi nagdadagdag yan ng kanyang karakter ng buong katawan ng pimpis na ito. So, kasi pag nagpatubo ka rito, yung ganda niya yan, yung kanyang siko na yan, makukuberan. Okay? So, at most, pag gumagawa ka ng branch, na first branch, yung susunod na second branch, dapat may 5 to 6 inches yan na open siya. Kaya makita nyo, hindi kami naglagay rito, inalis namin yon. May isa pa rito, inalis pa rin namin yon. Okay? Para makita yung flow ng branches niya rito. Kaya magbubuo kami ng isang ulo dyan, same effect. Makita nyo. Ganon din dito. Mga ibang sa kanya, okay? May mga distance din kami, hindi tayo naglalagay. Mapansin nyo, ayan. Kaya sabi ko, huwag tayong, hindi natin pinupuno yan, yung buong sanga, okay? Makita pa niya rin rito, ito yung isa niyang branch. Dito, may mga spacing kami, okay? Pinapakita ko kasi yung kanyang kagandahan. Tulad dito, liko-liko siya, biglang lumiko yung kanyang lifeline, pumunta sa taas. Tapos may shari siya rito. Kaya hindi namin, dati may branch dito, inalis natin para makita ito, okay? Hanggang sa taas. Dito rin, makita nyo, masyadong dikit ito. Okay, yung portion na yan, saka portion na yan, okay, masyadong dikit yan, okay? Kaya kung minsan, hatakin mo lang siya. Hatakin natin, kapag ganun, para makita yung spacing dito. Okay, hatak lang yan. Kaya sabi nga, dapat ipakita yung mga shari niya. Hanggang sa taas kasi may shari pa, mapansin niyo. Maliit lang na lang lifeline yung nabuhay sa taas. Tapos bubuhayin niya yung buong epic na yan dahil sa lifeline na yan. Ayan. Isa pa rito, napansin niyo, nagpatubo kami rito. Kasi may biglang siko rito na pataas na sanga. Gagawa kami ng baby epic dito. Okay? Dahil ang ganda ng siko niya. Kasi pag totally nakat naman namin nun, masyadong may difference yan eh. Eh, ang ganda ng binigay na siko. Ayan. Kaya, gagawa kami rito ng isang apex na maliit. Ayan. Didevelop na namin. Naka-ready na siya. Later, iwa-wire na yan. Okay? Ayan. Kita nyo yung kanyang branch. May isang branch dito. Hindi namin kinadyan. May iba dyan, kinakat kasi. Bigla siyang nagkaroon ng siko, lumiko hanggang sa taas. Okay? Kaya dito na kami nag-develop ng isang branch. Ayan. Kita nyo. At dito rin, may kinat kami rito ng laki. Kinat namin, dinidevelop namin ito. Pero dito, later, gagawin natin maayos itong cut na yan. Okay? Ayan. So, mapapansin nyo, hindi siya puno. Ano? Dahil nga, pinapakita namin yung patay-buhay na nature ng material na ito. Ayan. So, makita nyo, gagawa pa rin kami dito ng isang apex. Palabas siya na paharap. So, ang direction ng apex nito, pag ganun, paharap. Para gagawa tayo rito ng isang same apex. Okay? Last isa pa rito. Okay? Makita nyo yung mga spacing namin. Dapat nakikita rito pababa. Makita nyo yung back branch. Pag nandito ka sa harap, makikita mo ba yun? Dapat ipapakita na yan, natin yan para sa three-dimensional effect niya. Kaya nakikita nyo. Okay? Makikita ko yung likod niya. Yan. Ito yung likod. Kita nyo. Kasi pag wala itong branch na ito sa back branch, ang layo niya hanggang dito sa baba. Kaya ito'y gagawa tayo ng isang apex dito. Makita nyo, pataas na yung branch niya dito. Gagawa tayo rito ng isang
apex dito sa area na yan. Para yung kanyang p-dimension dito sa likod, makikita natin na may sanga rito, may ulo. Kasi pag wala to, halos flat itong likod natin. Kaya ito ang magbabalanse sa likod. So, ilang years pa ito madedevelop natin. Okay, yan. Last ito, yung kanyang isang back branch. Pag nasa harap pa, kita mo yan. Yan. Kita niya. Kaya importante itong back branch nito. Pero gagawa tayo ng isang ulo. Pag ganun, palabas. Papunta siya rito. Okay, yan. Kaya makita niyo. Okay. Kaya importante yung branch na yan, yung back branch. Dito rin, naglagay rin tayo. Later ito, ikakat back pa natin. Masyadong malaki ito. Gagawa lang tayo ng medium size dito na pujades. Hindi masyadong malaki para makita yung mga siko rito. Okay? Kaya gagawa tayo rito, kakat back tayo later yung pag tumaba na ito. Okay? Kaya may isa rito. Kasi pag wala itong branch na ito, ang laki yung negative space na ito, yung open space niya hanggang doon. Kaya ito yung magbabalanse sa space na yan. Itong front branch na ito. Okay? Ayan. So, ganyan. Gumawa pa tayo rito ng isang branch para hindi masyadong malayo doon, pero may spacing later on yan. Ito yung ating apex, okay? Katamtama ng laki yan, okay? Hindi masyadong mahaba, katamtama na yan para magbalanse yung kanyang katawan sa apex. Ayan. Ayan. Ito, pag ako yung nag-aayos, palaki yung dala ito. Okay, makita nyo. Ito yung nakalagay doon. Para kahit hawak-hawak mo palagi yan, hindi mo, kung minsan, huwag mo nang pulutin sa baba, nandito na sa kamay mo kung bigla kang ikat. Ito kasi pwedeng pangkat ng wire, pwedeng pangkat ng branches. Tulad nito, may mga alisin pa tayo rito. Ayan, kung naka-wire na kasi, nag-aalis pa ako. Tulad nito, aalisin mo yan. Masyado kasing lagyan natin ng space dito. Okay? Ayan. Final cut pa tayo. Ito pa. Para makita natin yung loob. Nagkakat pa tayo. Okay? Kaya important ito. P-in-1. Okay? Ayan. Mga insider, mga nasa looban na sana, inaalis yan. Yung mga nasa loob. Kasi pag naarawa, hindi naarawa niya, mamamatay din. So, ganyan. Final cut lang tayo. Ganyan. Inaalis natin. Tulad dito. Nag-aalis pa tayo. Masyadong makabal pa ito. Napapansin nyo, yung mga dulo ng mga branches namin pataas up, dapat palaging ganun para mas mabilis tumaba yung branches niya rito. Kailangan niya, naka-up para maayos tignan, okay? Lahat ng dulo, naka-up yan, hindi nakababa. Upward lahat yan, okay? Yun, alisin natin. Kahit makapal din yan. Ayan. So, ayan, para ma-openan natin. Okay, ayan. Makita nyo ngayon, halos define na yung kanyang structure, yung kanyang branches, yung movement. Kitang-kita yung mga sharing niya pataas. Okay? Ayun. Tapos, dito, i-develop na lang natin, nasabi ko nga, later. Kaya yan, ganyan ang itong matandang bantigin ito, ganun siya paganda at katagal. Kaya kung may ganito kayong material, itago nyo na kasi mahirap na maganap ng ganito. Okay? So ito, makita nyo. Halos, may pakita na natin yung buong ganda niya. Sabi ko, huwag punuin ng foliage, huwag masyadong maraming branches para makita natin yung mga detalye niya. Okay? So, ayan, istrihan na lang namin later on yan ng palagi dito yung mga sabi ko ng mga tubig dagat para ito yung mga sharing niya maging whitish yan at tumigas. Ayan, ini-istrihan namin ng 3 days yan, 3 times a day. Ayan, so ang ganda. Later, magde-develop na yung mga fourth generation niya. Susunod na yung de-develop namin yung fourth generation para papunta na tayo sa ramification. Ayan na siya. Ayan na. Okay, tas counting cutback pa yan. So, ito, ang pin piece na naiba rin. Sabi ko, kung may ganito ka rin na pin piece, huwag mong punuin ng foliage. Sundan mo lang kung ano yung binigay ng katawan para makapag-develop ka ng magandang style ng batik. So, thank you.